nakaka-stress naman talaga. Sa totoo lang, eh, medyo nakaka-stress naman talaga. Sino ba naman hindi may stress? Special. Sis, isang beses ka lang ikakasal sa buong buhay mo. Pero, don't worry. I got you! Manage mo ng maayos yung time mo para hindi ka nagmamadali, hindi ka na nasa-stress, para wala ka makalimutang step, di ba? Importanting mga tip ko yan. Ewan ko kung mahilig ko uminom ng wine, you can drink one glass of champagne or white wine kasi it can calm you down. Kaya kung walang budget sa wine, sito gin. Kung ikaw yung ikakasal, kahit alam naman natin wala ka ng jowa. Oo nga eh. Aray ha. Gusto ko ding sabihin na pwede bang maghanap muna, huwag niyo nga akong idamay sa usapang ito. Pwede bang maghanap muna ako ng jowa? Hi guys! Welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong bagong video. And ang video natin ngayong araw na ito is another tipid makeup tutorial para sa mga walang budget, hindi maka-afford, okay, to go to a makeup artist. I am here to teach you ways, tricks, and secrets para kayo na lang mag-makeup sa sarili nyo, okay? Ang gagawin natin is a civil wedding makeup tutorial. Actually, this was requested by one of the angels. Sabi, ate, paturo naman mag-makeup ng pang-civil wedding. So, I assume na baka ikakasal siya or whatsoever, so I want to help her. I'm pretty sure na baka hindi lang din siya yung may ganong dilemma. Hindi lahat ng babae is sanay na nagpapa-makeup or nahahawakan yung mukha nila. Minsan may mga ganyan, may maraming ganyang fears. Just in case lang you have a special occasion like this, civil wedding, para sa mga, dahil it's wedding season, bridal season, before anything else, you have to make sure lang that your skin is prepared. Yun lang talaga sobrang importante nun, and I know that a lot of makeup artists would agree with me. Ako ay magto-toner muna and everything, and I'll show you how I prepare my skin using my Soul White Korea Bye Bye Acne products. Ang acne on your special day is a no-no! Go wipes lang ako, but you can wash your face naman using the Bye Bye Acne Whip Soap. It has tea tree oil, salicylic acid, zika extract, and niacinamide to brighten your skin. Hindi lang on the day itself nito gagawin ha. At least malang 2 weeks before you have to take care of your skin ng mas maayos. Ayan, ito yung sabon na pwede kong i-recommend sa inyo just in case lang that you want to avoid pimples on your special day. So, nakapag-wash na ako ng face, but I really just wanna make sure that my skin is super clean right now by using my wipes. Huwag na natin i-deny. Let's be real. Nakaka-stress naman talaga. Sa totoo lang, eh, medyo nakaka-stress naman talaga. Sino ba naman hindi may stress? Special. Sis, isang beses ka lang ikakasal sa buong buhay mo. Pero, don't worry. I got you! Maglalagay lang ako ng aking toner, and this is the Bye Bye Acne AHA BHA PHA Serum Toner. Also with zika extract, tea tree oil, and salicylic acid. Those are the perfect components for pimple fighting. Talagang yun yung mga nakaka-prevent ng pimples. These are available, by the way, sa kahit anong Watsons, drugstores, department stores, beauty counters nationwide. Hindi ba nagsisting sa skin natin? Oh, of course not. It's very gentle. Actually, pwede ito para sa mga teenagers. Ngayon, ang gagawin ko na is I'm just gonna use this Bye Bye Acne Blackhead Extractor that I have here before I really put on my makeup. You can do this the night before. Hindi mo naman kailangan gawin on the day na mismong nagme-makeup ka, baka ma-stress ka lang. Siyempre, pag wala ka ng time magpa-facial, ito, mag-ganito ka na lang para i-extract niya yung mga whiteheads tsaka blackheads mo. Sobrang effective niya, guys. Ayan, oh. Fuck. Diba? Almost done prepping my skin. Si Jen, ginagawa na niya yung aking hair. Yeah. Sinaset niya and gumagamit siya ng flat iron. Ito, plancha lang po. Kung wala kayong ganito, kumiram na lang kayo sa kapitbahay nyo, sa BFF nyo, kung kanino kung sino may plancha. Sino may plancha dyan. Pero kung may budget, hairstyling. Hairstyling. Kasi ang plancha, pwede rin naman siya. Hindi lang pang straight yung plancha, pwede rin magawitin pang curl. Yeah, like that. Oh, di ba? Ito na, guys. This is the exciting part. Mag-makeup na tayo. So, spray. Just let it dry like that. Parang mag-settle ng konti sa mukha mo. Yung mga hydration and everything, para hindi mukhang pagod yung mukha mo. Ito na yun. This is the secret. Kasi pag dry yung mukha mo, mabilis mag-wrinkle. Para mukha kang relax kagabi. Blooming bride! And for today's video, ito ang primer na gagamitin ko is the EB Advanced First Step Mattifying Primer para matte kayo all day. Ito, murang-mura lang to. First Step Mattifying Primer.
At saka lahat-lahat nitong mga i-recommend ko sa inyo, mabibili nyo to sa ano ka, Watson, SM Beauty Department. So, ayan. O, diba, bigla-biglaan na mati yung mukha ko. Naglagay lang ako ng mattifying primer. Don't do too much. Okay, mag-apply ng mga kung ano-anong chururot sa mukha nyo. Baka pagsisihan ninyo. Let's apply our foundation para makapag-set na siya, maluto na siya sa mukha mo. So, ang ginagamit kong foundation is ito. 2-in-1 foundation plus concealer from Absolute New York. Pwede kayong gumamit ng mga foundation like Maybelline, Everblend, na Careline. Marami silang mga options na magaganda. Kung ano yung foundation na meron kayo dyan, gamitin mo yan. And remember, maglalast yan forever na photo. Oo. Itong pag-makeup mo sa sarili mo na moment, di ba? Before your civil wedding. Take your time, 2 to 3 hours before the wedding mag-start ka na. I-manage mo ng maayos yung time mo para hindi ka nagmamadali, hindi ka na nasa stress, para wala ka makalimutang step, di ba? Important ding mga tip ko yan. Ewan ko kung mahilig ko uminom ng wine, you can drink 1 glass of champagne or white wine kasi it can calm you down. Kaya kung walang budget sa wine, Cetogin. At ikaw ate, anong plan kung ikaw yung ikakasal? Kahit alam naman natin wala ka ng jowa. Oo nga eh. Aray ha. Gusto ko ding sabihin na pwede bang maghanap muna, huwag niyo nga ako idamay sa usapang ito. Pwede bang maghanap muna ako ng jowa? Ikaw, kung ikaw yung ikakasal, anong gusto mo? Civil or yung sa church wedding? Una muna sa civil. Parang isecure ko na sa civil. After that is if we ever plan to do a wedding, like a church wedding, why not? Ito, nalagay ko na ang aking foundation. Please, please, huwag mong kapalan yung foundation mo kasi marami pa tayong mga kung ano nang ilalagay. Kasi pag sobrang kapal yan, iyan yung mga magkakaroon ka ng mga love line, mga ito, mga crack. You don't want that, baby. Now, concealer. Vice Cosmetics Flawlessa Conceal and Perfect Creamy Matte Liquid Concealer. Maglagay kayo ng konti dito sa under eye area. Parang yung routine lang din talaga ng normal na glam makeup. So, blend mo. Yung blender nyo dapat wet ha. Huwag tayong gumamit ng dry na blender. Kung pwede naman, linisin nyo naman yung mga blender nyo before the day, diba? Huwag nyo kong gayahin. Hoy, excuse me, malinis tong blender ko ngayon. Cream contour. Diba, Mema? Dahil special day, mag-cream contour. Konti lang ha, kung maputi ka, bakla. Enjoy the moment of applying your makeup. It's your time for yourself para isipin mo kung itutuloy mo ba yung kasal o hindi. Kasi sis, pwede ka pang umatras, sis. Oo, may ilang oras ka pa. And also, it's a lifelong decision. Ikaw ate, kung ikaw yung ikakasal, anong gusto mong unahin? Kasal or bahay? That's a good question. Oo, yung mag-live-in muna, ganun. Parang masettle na muna yung mga future kaemeha. Ako, hindi naman ako conservative. Gusto ko bahay muna, live-in muna, tignan ko muna kung magkakasundo kami. Totoo yun! Aminado naman ako na hindi naman ako yung conservative na talagang virgin. Hindi naman ako virgin. Importante kasi sa akin yun eh. Kasi makakasama mo yan habang buhay. Ngayon, kung hindi kayo nag-live-in, tapos hindi mo alam kung ano siya in person, in the house, or whatsoever, eh baka pagmulan nyo ng, ano, no, ng awayan ninyo, na yung isa pala makalat, yung isa OC, paano? Yung isa mabagal kumilos, yung isa mabilis kumilos, paano mo madidiscover yung mga yun kung hindi kayo mag-spend ng time na, yung seryosong spend ng time? Ano ang opinion niya sa ganito? Ano yung mga values niya? Maraming importante. Madiskarte ba siya? Marunong ba siya kumita ng pera? Hindi ba tamad yan? Mga ganon. Alam nyo, marriage is not something na you just do out of the blue just because you're in love. It's a different situation out there, sister. Today, I'll use the bagong-bago na Careline Oil Control Mattifying Loose Powder. Mura lang yan. Lagay ko lang sa under eye area. Para lang to make sure na yung mga makuhulog na mga pigment, masalo. Wala naman akong karapatang mag-advise about marriage. Kasi wala nga akong jowa. Doesn't take for you to be a scientist para malaman mo yung mga ganong bagay doon. Kanya-kanya naman tayo eh. May mga conservative, meron naman yung liberated. Kasi buhay mo yan. Hindi naman yung magiging buhay ng kapitbahay mo. Not unless if it's your mom or your parents. Magkikilay na ako para hindi masyadong matapang yung kilay natin. Gumamit tayo ng brush na ganito at kumuha tayo ng powder na ganito ka-light. Magsimula tayo sa light, mga best friend. Hanggang sa makuha mo yung tamang timpla. So, however you want to do your kilay, go ahead. Feeling ko nga, alam mo, dahil sobrang tagal ko na nagtuturo ng makeup sa mga viewers ko. Feeling ko ang gagaling na nila mag-makeup ngayon sa dinami-dami ng
tinuro ko. And syempre, hindi naman tayo tumitigil doon. We keep on evolving because ang makeup nag-evolve nang nag-evolve. Okay na ang aking kilay. Ayan. Sakto lang. Hindi naman masyadong pademure. Hindi rin masyadong pang-club. Marami sa inyo hindi marunong mag-eyeshadow. So, gagamit tayo ng tape. Cut nyo lang. Masking tape. Napakalaki ng masking tape na meron kami. Ganyan lang po. Para ito yung maging basis ng ating eyeshadow. Ito yung for sure nakikita nyo to sa mga maraming mga tutorial dyan. Gumagamit sila ng tape. Question, ano ba ang eyeshadow na dapat kong gamitin? Ito, parang ginamit ko kanina na powder. Pwede ka dyan mag-start. Kung meron kang blush on, pwede mo rin i-blend. Okay? O, diba? Ang daming mga iba't ibang shades ng peach dyan and everything. Blush ang gamit ko, ha? Hindi nyo kailangan bumili ng eyeshadow palette. Gumamit kayo ng blush. Take your time. Huwag magmadali. So, blush lang po ang ginagamit ko. Yan na yun. Nagkasimple. Practice. Practicing nyo na lang, ha? Kumuha ka ng anything metallic. Pretty sure marami sa inyo may ganito. Yung ganitong metallic. Kasi common to sa mga eyeshadow palettes. Lagyan mo lang konti here. Para naman may konting, ano, diba? Pwede kang mag, ano, browns. Feel ko ang pink yun para naman may pop of color yung mukha mo. Kasi naka-all white ka, girl. Yan na po yung eyeshadow natin. Ganun lang kasimple. Yung mga iba ate, ang ginagawa, binabasa yung eyeshadow. Okay ba yun? Oo naman. Depende dun sa panggagamitin mo. Kung gusto mo ng mas matingkad, basain mo. Pero kung hindi mo kailangan ng mas matingkad, huwag mong basain. Pero lang na kahit water, hindi kailangan ng yes. Special product. Kulay brown ha, yung ilalagay dito. Huwag pong kulay black. Ano po? And it's a revelation. I have 2 lashes here na pwede kong pagpilian mamaya na i-apply ko. Pag maghahanap kayo ng lashes na gagamitin nyo on the day, please ganito lang yung po yung hanapin nyo. Ganito lang po, please lang. Huwag po tayong yung parang lashes ng diva. Ganyan lang po kakalmado yung lashes na nilagay ko, okay? Sa Polash, marami silang mga ano doon, lashes. Pwede kayong magtanong sa kanila kung ano ba yung perfect na lashes for you. Ito na yung nangyari sa ating eyes. Magko-contour ako. At ito yung pinaka-mura at pinaka-simple na contour na nahanap ko. Dito tayo kumalma kasi daytime ito. Let's return again sa ating blush palette, which is kanina pa natin ginagamit. O, diba? Blush palette lang. Blush palette lang! Save ka na. Ito na, nag-ano na ako, nag-face na ako actually. Bababa na rin ako naman. Oo. Lagay ka ng pink blush dyan para full. Apple of the cheeks. Parang healthy, glowing, ganon. God, we're almost done. I'm almost done with my makeup. Highlight here a little bit. Konting-konti lang. No need to be glittery. Ang ganda kasi ng effect eh pag nilalagyan mo dito. Parang ang ano mo, ang laki ng mata mo, parang ganun yung... Ayan, dito sa hair, pwede nang lugay lang siya kung gusto nyo. Suklayin nyo lang ng maganda para sulod-sulod sila. Ano na bang nangyari? Lugay lang mo. Okay, sige. Dami naman palang options. Yes. Mag lip liner ako ng brown. Yung ating lipstick for the day, which is ito, yung Mauve For Me by Maybelline mixed with the Toasted Brown. Para na natin ginaya yung shade ng taupe by MAC. As usual, ipa-finalize ko lang ang aking look, yung hair and outfit, and I'll be back! So, this is our second look. So, kung napapansin ninyo, nag-updo na kami. Low updo with a very bridal twist. Ayan, di ba? Napaka-bridal niya. Para naman sa mga, ano, brides dyan na, civil brides dyan na hindi masyadong mahilig sa mga ganitong, yung mga hubad-hubad ng mga ganyan skin, we can wear blazer, of course. And this is how it will turn out. Okay guys, so ayun na po, doon na po nagtatapos ang ating
ating look for the day, ang ating makeup tutorial. Ito na po ang ating mga final look. So, meron akong option kanina na isa. And ito naman yung isa pang option natin. Kayo na bahala kung anong gusto ninyo dyan. Para sa inyo naman yan. So, anyway, ang mga links, ang mga products na ginamit ko, ilalagay sa description box. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo for today. Thank you. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Happy civil wedding! Congratulations! Mwah.